Bagong lahat mga bro, shout out muna tayo, okay? Okay, shout out tayo kay Monster Naval. Ayan, shout out ka bro. At sunod natin si Clive Guwapo. Ayan, shout out ka bro, sabi niya mga bro. Okay, shout out din kay Felipe Viher Jr. Ayan, pa-shout out po sabi ni ka bro. Okay, shout out po sa inyo at kay Eugene Fernandez from Dagupan City. Ayan. At shoutout din kay John Paul Milliar. Ayan, mga bro. At kay Angelito Logrono from Valenzuela City. Shoutout din kay Gilbert Ignacio from Cuyapo. At ganun din pa kay Richard Sudaria from Balawang Panikitarlac. At kay Sir George Bukirin from Binalonan, Pangasinan. Hello mga kabro. Ayan. Today's vlog mga kabro ay... may gagawin tayong motor na RS100, yung Yamaha mga kabro. Yung two-stroke, yung mauusok na motor, yung mga matatandang motor na. So ngayon, ikaw ba ay may motor na ganito, RS100? O ikaw ay gumagawa ng ganitong mga motor? Okay? So sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga kadalasang sira ng mga motor na ito. Okay? So kung ikaw ay bago pa lang kay Kabro Mechanic, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa ating mga paparating pang mga videos. Okay mga bro, ang sakit ng Yamaha RS100 na ito mga kabro ay siyempre panoorin mo na lang hanggang dulo mga bro para malaman mo kung ano ba talaga yung sira ng motor na ito. Okay mga bro, ibababa na natin yung makina at ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga papalitan natin. Okay, tara! Ito mga kabro yung ginagawa nating motor. Ito yung binaba nating makina ng RS100. Ayan. So papakita ko sa inyo yung sira. Ito mga kabro yung piston yan. Nagkarugas-gas na kabro. Masyadong gas-gas na. Tapos pud-pud na yung ring. At yung black mga kabro, ipaparibor natin yan. Yan. So isa pa, yung issue nito mga kabro ay mahirap pandarin. Loose compression mga kabro. Tapos, pag pinapandar ng mayari, kinakadyot. Yan. Kinakadyot na lang, tinutulak para umandar. Okay, so ngayon, binaba natin tong makina dahil may tama yung connecting rod. Yan. Papalitan natin yung connecting rod. Tapos nakikita nyo tong oil seal dito sa rotary oil seal nya. Yan, nakaangat na siya mga kabro. Yan, nakaangat na. Ibig sabihin singaw na yan. Tapos pumapasok na yung langis dun mismo sa sigunyal. Kaya diretso bababa na natin to. Palitan natin yung oil seal, connecting rod, at dalawang bearing, sigunyal bearing. At dito naman mga kabro, sa mismong rotary valve nya, sa may carburetor. So nakikita nyo dito, yan. Walang singaw. Yan, nakikita nyo hindi siya nakabuka. Ibig sabihin mali yan. Yan, yan ang problema nya, kaya mahirap papandarin. Dahil kapag nakasarado yan mga kabro, walang pumapasok na gasolina papuntang block, papuntang piston, kaya ganyan. Dapat yan mamaya mga kabro, ayusin natin yan. Bali papakita ko na lang sa inyo mamaya kung anong gagawin natin mamaya dito. Okay, so baba na natin tong makina. Okay mga kabro, nabaklas na natin yung makina. Ayan, nabiyak na. So yung transmission di na natin tinanggal, dyan na. Di rin naman natatanggal yung mga washer, tsaka may circlip siyang lock. Yan, may lock siya mga bro.
Okay, so itong isang bearing, good pa siya mga kabro. Wala pa siyang kaalog-alog. So bali yung isang side bearing lang yung papalitan natin yan. Okay, so bilhin na tayo. Bilhin na tayo ng mga pesa. Ito pala yung black niya mga kabro. Oh, sobrang lalim ng gasgas. Tapos yung sigunyal, ito yung bearing, papalitan natin yan. Tapos itong connecting rod niya. Okay, pupunta na tayong bayan sa machine shop. At ito yung dalawang oil seal. Ito yung sa magneto oil seal mga bro. Tapos yung sa may side, sa rotary. Yan, papalitan na rin natin tong dalawang oil seal na to para condition na. Okay, punta na tayong bayan. Okay mga bro, nandito na tayo sa mismong pagpaparipuran natin at pagpapalainan ng connecting rod. Ayan. Dito kay Kak Motorcycle Parts and Repair Shop. Ayan, nandito tayo mga bro. So, dito kayo magparipor kung malapit din kayo dito sa Paniki. Ayan. Dito na kayo magpa-align at magparipor. Ayan, CAK Motorcycle Parts and Repair Shop. Ayan. Okay. Kano'y score mo siya lang? Kaya? Binigay sa akin ng 580. Kaya big din din. Kaya big din. Shoutout kay Kuya Owen. Tsaka kay ate. Yan. Nakapa-align na tayo ng connecting rod na bago. Tsaka yung black na rebor na. Lager na rin. Yan. Promotion. Subscribe ka na kay Kabro Mechanic Kuya. At dito ako nagpaparibor align kay Kuya Owen. CAK Motor Parts. Ayan. Palagay nga YouTube channel para makasubscribe. Mapapanood mo na to Kuya pag nakakuan mo. Okay. Kinukuha yung ating channel mga Kabro. Kabro Mechanic. Ni, double R naman pala yung nilagay ko. Kabro. Kabro yan kuya no. Pasensya na, mapangit yung sulat ko eh. Bumili na rin tayo ng overhauling gasket mga bro. Salamat kay ate. Anong pangalan mo ate? Sol. Sol. Ah, kay ate Sol, maraming salamat. Ayan. Humingi lang tayo ng resibo. Mamaya sisikat na tayo. Sisikat na si Kak. Si AK. Ayan. Okay na mga kabro. Nalinisan na natin. Ayan. Malinis na. Asimbulin na natin yan. Bago ang lahat, tanungin muna natin yung mayari. Kung anong reklamo niya sa motor niya. Anong reklamo sa motor mo bro? Kaya't naman kasi panda rin eh. Tapos? Nas compressor na talaga. Tama kasi sa utak yung mayari. Ano pa? Ano pang sakit niya? Nas compressor na talaga. Saka 10 gig di andar. Kailangan kadyutin na. Oh, ngayon, testingin mo mamaya pag natapos kung andar. Andar. Ah, nagpapainit siya ng tubig mga kabro, oh, pangkape. Ayun. Nakapila na 'yung mga tasa. Okay, so asimbulin na muna natin 'tong motor niya. Game. Asimbulin na natin. Okay mga kabro, naitakip na natin to. Kung makikita nyo, hindi pa siya nakafit. Yan. Hindi pa siya nakafit mga kabro. Kasi, yung bearing dyan, dito sa crankcase, mahigpit siyang nilalagay. Mahigpit siyang tinatanggal, kaya ganyan. So ngayon, ang gagawin natin, yan, nakalagay na yung mga tornilyo niya. Ang gagawin natin dyan, wala kasi tayong special tools na panglagay ng bearing dyan. Ngayon, higpitan natin unti-unti. Yan.
Tapos sa kabila naman, okay, kabilaan lang. Tapos dulo-dulo. Yan. Okay, so kapag nagpito na natin ng konti, pukpukin lang natin ng dahan-dahan. Pasensya lang yung kailangan dito, mga kabro, kung wala kang special tools na panglagay. Okay? Ayan, napukpok na natin. Higpitan na naman ulit natin. Yan, hanggang sa mag-fit siya. Yan. Mag-subscribe ka na kay Kabro Mechanic. Ano, Boss Derek. Pakapi-kapi pa siya, oh. Boss na yan, boss. Okay, tuloy na natin, mga kabro. Commercial lang yun. Yan. So yung mga hinigpitan natin kanina, oh, nahigpitan na naman natin ulit. Yan. So, nagpitan na natin. Pukpukin na naman natin ng rubber hammer. Yan. Hanggang sa mag-fit siya. Yan. Hanggang sa lumapat siya, mga bro. Yan. Okay? So, unti-unti na natin to, para mailapat na natin mabuti itong crankcase. Okay, mga bro, malapit na. Yan, konti na lang, mga bro. Konting pukpok at higpit pa, mga bro. May lalapat na natin to. Yan. Natanggal na yung ating patong, ano, natanggal na yung pako nyo. Okay, higpitan na natin to, mga bro, para matapos na natin. Yan, mga bro, tapos na. Nakalapat na. Sunod na lang natin dito sa side. Kabit na natin yung mga laman ng side. Shout out din kay Kuya Bilyo. Yan. Kuya Bilyo. Yan ang gumagawa ng tari dito sa Barangay Apulid. Tari ng manok. Yan. Mga sabong. Ay, mga sabungan. Sa mga sabungan pala, mga kabro. Ayan yung mga alaga niyang manok. Dami, oh. Meron pa doon, hanggang doon. Sa dulo. Yan. Okay, mga bro, lagay na natin tong rotary oil seal nya. Yan, lagay na natin dito. Bagong oil seal, mga bro. Yan. Rotary oil seal, mga bro. Okay, mga kabro, ayan, nailagay na natin yung oil seal. Ayan, nailagay na rin natin tong bushing nya. Ayan. Okay, so habang hinihintay natin yung cambio, dito muna tayo sa kabila. Sa may magneto oil seal naman tayo. Ayan. Dito naman tayo, mga kabro. Ito yung oil seal natin, Yamaha. So yung mga kwan dito, mga bro, yung mga ganitong motor, mga 2-stroke, lagi nyong tatandaan, kapag may singaw yung oil seal dito sa magneto o kaya dun sa kabila sa rotary, siguradong mahirap pandarin o kaya nagwa-wild. Yan, hindi titino yung kanyang minor kung may singaw yung mga yan. Okay, mga bro, sana may matutunan kayo sa video natin ito. Yan, lagyan na natin yung oil seal. Shout out pala kay Boss Palapaan John Ray P. Yan. So kapag gumagawa ko ng motor, naalala ko siya, eh. Naalala ko kasi yung mga magagandang tools niya galing kay Banggood. Mapapasana all ka na lang, mga kabro. Okay, lagyan na muna natin to. Sprocket lang yun, malakas yun eh. Yung ano, 42 na eh. Ayan, mga bro, nailagay na natin yung oil seal.
Shout out kay John Mark. Umiiwas sa camera mga bro. Okay. So salpak na natin yung panggilid mga kabro. Para matapos na natin. Okay, ilagay na natin tong axle ng kambyo mga kabro. Yan. Sunod natin ilagay yung spring dito sa may yan, sa may shifting gram mga kabro yung spring niya. Sunod natin yung kickstarter gear. Yan. May washer sa ibabaw. At ilagay na rin natin yung circlip. Sunod natin ilagay mga kabro yung kunya sa may drive gear. Yan, huwag niyong kakalimutang ilagay yung kunya mga kabro. Ayan, lagay natin yung washer at yung nut. Ayan. Okay, sunod natin itong one kick axle assembly. Ayan, ilagay na natin yung spring kick. Ayan, ilagay lang natin siya dyan. Okay, so okay na, lagay na rin natin yung clutch housing. Sunod natin yung makapal na washer at clutch hub. At yung nut. Okay mga kabro, higpitan na natin yung mga tornilyo at ilagay na muna natin tong mga clutch plate at clutch lining. Yan. So huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa channel natin mga kabro para updated kayo sa ating mga bagong video mga kabro. Okay, huwag nyong kakalimutan to sa may clutch rod nya. Ayan. Pwede na nating takpan. Takpan na natin to mga kabro. Lagay natin yung bagong gasket. Ayan, takpan na natin mga kabro. Okay, tapos na tayo dyan. So, dito naman tayo sa block. Ayan. Ikakabit na natin yung block, yung pinareborn natin. Okay. So, ito yung piston niya, 0.50. Yung piston ring, piston pin, at piston pin lock, at yung needle bearing niya dito sa connecting rod, mga kabro. Okay, so salpak na natin yung piston ring. Ayan. So, makikita nyo yung kanya dyan. Yung pagitan, yung pagsasalpakan ng ring mga bro. Ayan. Okay, ganyan lang pagkabit ng ring mga bro. Ayan. So, dito naman tayo sa isa. Dito siya mga bro. So, makikita nyo naman yung piston ring mga bro. May numero yan na 0.50. So, bali, nakapaibabaw siya yung numero niya. Bandang ibabaw. Okay, so salpak na natin mga kabro. Langisan lang muna natin ng konti itong sleeve. Langisan lang natin ng konti at salpak na natin. Yan, yung butas na yan mga kabro, dapat yan nakatapat dun sa mismong kwan. Mismong tapat ng carburetor mga kabro ha. Huwag nyong itatapat sa may exhaust. Kasi hindi makakatakbo ang motor nyo kapag ganun ang ginawa nyo. Nakatapat lang sa mismong intake sa may carburetor. Okay, so ayan na, salpak na natin. Ayan. Ilagay na natin yung piston pin. At yan yung pin lock. Lagay muna natin bago yung piston pin mga kapro. Okay, so ilagay na natin tong bagong pin. Lagyan natin ng konting langis. Fit na fit mga kabro. Okay, so lagay muna natin tong needle bearing sa may connecting rod. Lagyan ng konting langis. Okay, so ilagay na rin natin yung gasket. Ganyang black gasket mga kabro.
tignan yung mabuti yung pag lalagay ng kuan mga kamro. Tignan yung mabuti yung pagkabit nyo ng gasket mga kamro, baka mabaliktad nyo eh magkakaroon ng singaw yan. Okay, so ito na, kakabit na natin yung pinlock mga kamro, na ilagay na natin, na isalpak na natin sa mismong connecting rod. Yan, so pasok na natin mga kamro. Yan, salpak na salpak na mga kamro. Okay, so isunod na natin yung kwan dito. Ilagay natin yung gasket nya. Ito siya. So lagyan lang muna natin ng konting beta gray at ilagay na natin yung takip nya sa ibabaw. Yan, ligpitan na natin mga kamro yung tornilyo. Okay, so tapos na natin yung makina mga bro. Nabuo na natin. Sunod naman natin dito yung mismong yan, yung nililinisan ni kabro. Okay, papakita ko sa inyo. Ito siya mga kabro. Ayan, kung makikita nyo masyado siyang nakasarado, ibig sabihin hard starting yan mga bro. So ang gagawin natin dyan, ibubuka natin ng konti mga kabro. Okay, yan mga kabro. So ito, natanggal na natin yung dito sa kabila. So yun pa lang yung isa. May mga paa niya ka bro. And so bali, baluktutin lang natin ng konti para pag sinalpak natin eh, nakabuka siya. Okay, baluktot na, pwede na natin salpak. Okay, hindi ba lumandar o? Shout out po kay madam. Yan, siya magkapatid. Sabi niya nakapos, hindi pala. Okay, so tuloy na natin to. Ayan, so nabaluktot na natin. Subukan na natin ikabit mga kabro. Yan. Okay, so kulang pa, konti pa mga bro. Baluktotin pa natin ng konti. Okay, so baluktutin lang natin ng konti para magbuka siya ng konti, para hindi siya sakal, hindi siya pigil sa gasolina. Okay mga bro, ito na oh. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Kabro, kape. Okay, kabro, kape. So ito mga kabro oh. Ayan. So makikita nyo, nakabuka na siya ng konti. Ito, dito banda nakabuka na siya. So yung sa kabila, hindi na natin ginalaw. Sakto lang yan. So makikita natin mamaya yan. Okay? Para hindi mahirap pandarin, ibuka nyo ng konti para makapasok kagad yung gasolina papuntang piston, papuntang block. Okay, salpak na natin dito mga kabro. At mapandarin na natin. Ito yung may-ari mga kabro. Si Derek Ramsey. Okay? Ayan na mga kabro yung ginawa natin. Ayan yung Ares na 100 na in-overall natin. Subukan niyang pandarin kung aandar. Boy! Kung biro, mandar ka agad! Oh. Pero okay na yung takbo niya. Okay na. Yung nagdadrive, okay na rin. Okay, pasyal na lang ulit ako doon mamaya. Kaya pupunta pa ako doon eh. Ah, sige. Ayun yung in-overhaul natin mga kabro. Ngayon naman may customer tayo, si Boss. Boss George, yan. Galing daw siyang... ay, Binalonan ito. Tiga galing pang Binalonan. Papa-tune up niya tong motor niya kasi medyo may issue. Hindi siya kontento yung andar niya. Alright.